Kapag ginamit ko, halimbawa yung kotse mo, hindi ako nagpaalam, wala kang pahintulot, baka idemanda mo pa ako, o kaya pagmultahin mo ako. Ganon din dito sa YouTube, kapag gumamit ako ng music na walang pahintulot dun sa may-ari ng music, ay pagmumultahin din ako sa pamamagitan ng copyright claim. At baka masuspindi pa ang YouTube channel natin. Yan ang simpleng sagot sa mga nagsasabi na sana maibalik yung dating style ng CLS na nagpe-play ng iba't ibang klase ng music pagkatapos ng bawat eksena. Kasi dun sa CLS, sa radyo noon, ay okay lang mag-play ng mga music, mga love songs. Kaya lang dito sa YouTube ay hindi kasi pwede makahugot. So sana nasagot ko na yung tanong nyo at pagtataka kung bakit hindi na tayo nagpi-play ng mga music, okay? Yung mga songs o music na ginagamit natin dito ay galing mismo sa YouTube at libre, pwedeng-pwedeng gamitin. Yan yung tinatawag na royalty-free. Napakaganda ng kwentong ito ng kahugot natin si Wildan, part 2 ng kanyang kwento. So pakinggan na dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, tunay na ang buhay ay puno ng misteryo at sorpresa. Gusto ko sanang matuwa dahil ang mga pangyayari sa buhay ko ay hindi naging predictable na kagaya ng pelikulang alam mo na ang ending. Okay sana kung ako lang ang apektado sa mga pangyayari pero hindi dahil ang buhay ko ay binubuo ng mga taong pinakamamahal ko. July 2021, kung hindi ako nagkakamali noong sumulat ako sa inyo para sa unang yugto ng kwento ng buhay ko. Noon, Kuya Bono, ay maligaya ako. Inaamin ko na napakasaya ko noon kahit na alam kong wala akong karapatang ma-overjoy or makontento man lang dahil nagkasala ako. Pero yun ang totoo. Masaya ako noon dahil una sa lahat, nagkatuluyan pa rin kami ng babaeng nagawa ko ng kasalanan. May anak pa kaming sabik sa aking pagmamahal bilang ama. Hindi ko na rin noon nabenta ang bahay at sasakyan ko dahil nagka-project ako bigla. And that one too I believe was a blessing at senyalis na hindi nagalit sa akin ng Diyos. That time ay nagka-COVID pa si Alisa sa Amerika habang buntis pero God was so kind enough dahil gumaling si Alisa. Nakauwi dito sa Pilipinas and months later, noong February 2022 ay isinilang niya ang aming pangalawang anak na si Aldina na kamukhang kamukha din ng atin niyang si Allison. So I was there, enjoying my happy life at muling nagkaroon ng pangarap. Araw-araw kong nakikita at nahahawakan ng mga inspirasyon ko sa buhay. Pero gaya ng sinabi ko sa una, ang buhay ay puno ng misteryo at sorpresa. Hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na mauubliga akong iwanan ang masayang buhay ko noon sa piling ng mga mahal ko upang maging isa sa milyon-milyong nagsasakripisyong OFW. May isang gabi noong May 2022, galing kami ni Carlos sa house blessing ng client namin. Nakainom si Carlo noong gabing iyon. At nung pauwi na kami, ihahatid ko na siya sa dati kong bahay. Yung bahay na pinatayo ko at ibibenta ko sana pero hindi lang natuloy dahil parang hindi naman okay sa akin na basta na lamang literal na mawala sa akin ang bahay at lupang pinagpaguran ko. Nasa kahabaan na kami ng C5 Road noong magsimulang magkwento si Carlo.
Normal actually sa kanya ang pagiging makwento kapag nakakainom. At habang nagmamaneho ako ay nakikinig naman ako sa kanya. Pero kasabay din yon ng music na tumutugtog sa aking car stereo. Natigilan lang ako Kuya Bono nung mabanggit ni Carlo ang pangalan ni Vanessa. Kaya saglit pa akong napalingon sa kanya. Kaya lang dumating ako sa puntong itinabi ko na ang sasakyan sa gawing Congressional Avenue dahil gusto ko nang mapakinggan ng malinaw ang pagkukwento ng kaibigan ko tungkol kay Vanessa na dati kong asawa. Noong dumating sina Alisa October 2021 galing ng Amerika, nagkaroon pa ako ng ilang maliliit na project. Kasama ko pa noon si Carlo, matali kong kaibigan since we were kids in Benguet. Nagdesisyon kasi siyang bumaba ng bundok matapos hindi pala rin sa mga hanap buhay niya. Pamilyado na siya, tatlo ng anak niyang nagsisipag-aral pa naman kaya nagpunta siya sa akin sa Maynila at ginawa ko nga siyang kanang kamay ko sa aking construction business. Naging okay naman ang takbo ng negosyo sa last quarter ng 2021 hanggang first quarter ng 2022. Inisip ko pa noong isilang ni Alisa ang pangalawa naming anak na si Aldina na swerte ito sa amin kasi unang araw pa lang ni Aldina sa mundo ay tumawag ang client ko at handa na raw siyang pumirma ng kontrata. Bakod lang actually ang project na yun Kuya Bono pero 5 hektarya kasi ang babakuran kaya milyones din ang halaga. Naka-signage ng stainless steel ang pangalan ni Aldina sa gate ng bahay na nabili ni Alisa sa Tandang Sora, Quezon City na siyang naging tirahan na namin. Noong manggaling sina Alisa ng Amerika ay marami siyang pera kaya bumili siya ng bahay malapit sa school ni Allison at sa business nilang mag-ina. Ang totoo, hindi gusto ni Alisa ang disenyo at planning ng bahay ko. Noong una pa lang ay sinabi niya na sa akin na nakakaramdam siya ng negative vibe sa bahay ko. Tinawanan ko lang siya noon and yes, engineer ako pero siya ay nagkahilig sa interior design simula noong magnegosyo silang mag-ina ng flower shop. Marami siyang negative comments sa itsura ng bahay ko, maging ang circulation sa loob. Si Alisa yung tipo ng tao na masyadong mapagpatol sa gut feelings niya. At hindi mo mababago yun dahil dedepensahan niya. Nagtapos nga siya ng customs administration pero hindi niya nagamit. Criminology ang gusto niya noon pero hindi siya pinayagan ng mama at daddy niyang Amerikano na mag-criminology. Nasabi na dati pa ni Alisa since magpakasal kami na ibenta ko na lang ang bahay ko at bumili kami ng iba pero busy ako noon sa project na gusto ko talagang mapagbuti pa para makabawi sa mga mansya ng profession ko kaya hindi ko muna pinatulan ang suggestion niyang ibenta na lang ang bahay ko. Total nung una, akala ko wala namang masyadong sentimental value sa akin ang naipundar kong bahay at lupa. So noong manggaling ang aking mag-ina mula sa Amerika, nakatanggap ng pera si Alisa mula sa abogado ng nasira niyang ama. Malaki yon at nakaya niyang i-cash ang bahay sa Quezon City na nagustuhan niya. American style house yon na puting-puti, labas at loob. Doon na kami tumira at noon ay wala na akong ibang choice kundi ang ibenta na nga yung bahay at lupang naipundar ko. Pero noon ko naman naramdaman at napagtanto ang unang sentimental value ng bahay ko kasi yon ang unang major investment ko. Bunga yon ang dugo at pawis ko. Yon ang unang matatag na souvenir ng pagiging engineer ko. Kaya naman naisipan ko, kesa ibenta ay ginawa ko na lang itong boarding house para sa mga professionals
at mga estudyanteng may kaya kasi may kamahalan ang aking parenta. Doon na rin tumira si Carlo noong dumating siya para magtrabaho nga sa akin. Siya ang tumira sa servant's quarter noon, kwartong katabi ng garahe at kusina. Yung ibang kwarto ay pinaupahan ko nga at kaagad na napuno ang apat na kwarto, tatlo sa itaas at yung guest room sa baba. Gayunpaman ay aminado ako na higit na maganda talaga ang nabiling bahay ni Alisa. May ilang gamit ding binili ni Vanessa noon na hindi sinasadyang magustuhan ni Alisa, kaya kinuha niya ito at dinala sa bahay na nabili niya. And speaking of Vanessa, naalala niyo ba siya? Siya ang una kong naging asawa. At siya talagang nagbigay ng twist sa buhay ko noong panahong yun. Kinukurot nga ang konsensya ko, Kuya Bono, sa pagkakasabi ko noong una na walang sentimental value ang bahay na naibundar ko dahil nga sa noong time na nagiging paksa ang pagbibenta ay matagal nang wala si Vanessa sa buhay ko at kasal na rin ako sa unang babaeng minahal ko. Alam ko na kapag narinig ito ni Vanessa ay baka magdamdam din siya dahil nawalan siya ng credit sa sentimental value ng bahay na siyang naging pugad noon ng pag-iibigan namin. Para lang maalala nyo, although hindi ko nabigyan ng emphasis sa part 1 ng kwento ko ang love story namin ni Vanessa, dahil nakasentro noon ang kwento ko sa aking mag-ina na sina Alisa at Allison. At si Vanessa, siya ang babaeng una kong pinakasalan noong 29 years old ako. Bakit ko siya pinakasalan? Ito ay dahil kailangan ko na talaga noon ng katuwang sa buhay at naging madali para sa akin ang pakasalan siya dahil ni hindi rin siya nang hingi ng mamahaling kasal kasi siya pa mismo ang nagsabing sa mayor na lang kami magpakasal. May pera na rin ako noon kahit papano. Pero kukonti pa lang dahil kasi simula pa lang noon ng construction business na inopen ko. Napakaliit lang na opisina yun, Kuya Bono, at tatlo lang ang staff ko. Isang bagong pasang civil engineer, isang fresh graduate sa architecture at si Kuya Val na driver at purchaser ko sa mga materyales. Si Kuya Val ang naging una kong kaibigan sa pinagtrabahuan kong kumpanya noong kagagraduate ko pa lang. Mabait si Kuya Val at tunay na mapagkakatiwalaan. Kung yung ibang lalaki ay gumagastos ng milyon sa kanilang kasal, sa kasal namin ni Vanessa ay hindi umaray ang wallet ko dahil nga sa mayor's office lang kami ikinasal at pagkatapos nun ay kasalo lang namin ang anim naming mga kaibigan at tatlo kong staff sa isang restaurant. Sa madaling salita, Kuya Bono, kung titimbangin ko yung pabigat versus ginhawang idinulot ni Vanessa sa buhay ko, wala talagang bigat yung pabigat dahil napakalaking ginhawa at tulong ang ibinigay ni Vanessa. Napakasimple niya at kaya nga nagkaroon ako ng lakas ng loob. Napakasimple niya at kaya nga ako nagkaroon pa ng lakas ng loob na magpatayo ng malaking bahay dahil sure ako na maaalagaan niya dahil mahusay siya sa mga gawaing bahay at mapagpahalaga siya sa mga bagay na binibili o ipinupundar ko. Napakasarap umuwi noon tuwing hapon sa bahay dahil ang daratnan mo ay malinis at mabangong tahanan. Kaya nga kanina ay nasabi kong parang kinukurot ang konsensya ko dahil sa pagkakadiscredit ko kay Vanessa sa sentimental value ng bahay ko kasi ako man ang nagpatayo noon ay siya naman ang unang nagpahalaga at nag-alaga noon. Kasi asawa ko siya noon, kasal kami. Ang pagmamay-ari ko ay kanya rin at alam niyang bunga ng dugot pawis ko ang bahay namin kaya
Inalagaan niya ito at lubos na pinahalagahan. At noong gabing yun nga na nasa kahabaan na kami ng Congressional Avenue ni Carlo, ihahatid ko siya sa bahay ko kung saan siya nakatira ay nakuha niya bigla ang total na attention ko matapos niyang mabanggit ang pangalan ng dati kong asawa. Itinigil ko saglit ang sasakyan ko sa gilid ng Congressional Avenue upang malinaw kong marinig ang sinasabi ni Carlo, lalo na yung part na may madre daw na dumating sa bahay, may dalang kahon para kay Vanessa. Kaagad akong nagtaka dahil ako pa nga ang naghatid kay Vanessa noon sa kumbento nung magpasya siyang magmadre na lang. Huli kami nagkita ni Vanessa noong ihatid ko sa kanya ang kopya niya sa aming annulment paper. Childhood dream ni Vanessa ang maging madre. At dahil hindi naman kami magkaanak ay hinayaan ko na lang siyang tukdin niya ang kanyang pangarap. Nakapag-file na kami ng annulment noon pero hindi pa lumabas ang desisyon ay nagdesisyon na siyang pumasok sa kumbento. At hinatid ko pa siya Kuya Bono. Kaya nga labis ang pagtataka ko sa kwento ni Carlo na may madreng dumating sa bahay, may dalang kahon at hinahanap si Vanessa. DKB 6. Noong gabi rin yun Kuya Bono ay sinubukan namin ni Carlo ang magpunta sa kumbento para lang maging malinaw sa akin ang lahat. Masagot yung pagtataka ko kung bakit may madreng naghahanap kay Vanessa sa dati naming tahanan. Kasama ang palad ay hindi kami pinapasok dahil gabi na nga. Kinabukasan Kuya Bono alas 10 ng umaga ay bumalik kami ni Carlo sa kumbento. Sinadya ko siyang isama upang siya mismo ang makapagturo kung sinong madre ang dumating sa bahay at naghahanap kay Vanessa. Pinapasok na kami lalo na nakilala din siya ng madreng nakausap niya sa gate ng bahay ko. At noon nga Kuya Bono ay naligalig ang buo kong pagkatao matapos kong marinig ang kwento ng dalawang madre lalo na yung part na sinabi ng madre ang ganito. Hindi nakapagpatuloy sa pagiging madre si Vanessa dahil nagbuntis siya. Noon ay naguluhan ako dahil nung magkasama pa kami ni Vanessa ay kaming dalawa ang nagpa-check up pa sa espesyalista upang malaman kung ano ang diferensya sa amin dahil 3 taon na kaming nagsasama noon pero hindi pa siya nagbubuntis. Hindi nga lang ako kasama ni Vanessa nung kunin niya ang resulta ng check-up namin dahil may mahalaga akong lakad noon. Kinagabihan ay hawak niya ang mga documents galing sa doktor at malungkot niyang sinabi sa akin na siya ang may diferensya sa ovary at hindi kami magkakaanak. Hindi po siya bumalik sa bahay ko eh. Mula nung ihatid ko dito yung resulta ng annulment namin, hindi ko na siya nakita ulit. Ganito ang salita ko noon sa dalawang madre. E ang sabi niya, babalik na lang siya sa kanyang pamilya. Nakita namin ang record niya, nakita namin ang address niya kaya doon ko siya pinuntahan nung matapos kaming mag-general cleaning dito ay nakita namin ang mga importanteng gamit niya na hindi niya nadala nung umalis siya. May mga papeles, may mga sulat, mga litrato ninyong dalawa sa isang photo album, may drawing book pa. Teka, kukunin ko. Paalam ng isang madre at pagbalik niya ay dala niya ang isang kahon na 2 beses ang laki sa kahon ng sapatos. Una niyang inilabas ang photo album na maayos pa kahit medyo kupas na ang kulay at alam ko ang photo album na yon. Naglalaman yon ng mga litrato namin. Karamihan ay noong kasal namin sa office ng dating mayor na si Sunny Belmonte. Alam ko ding mahilig mag-drawing si Vanessa noon ng mga bulaklak at butterflies, pero hindi ko matanda ang napuri ko man lang siya ni minsan. Kinuha ko ang kahon at inilagay ko sa kwartong iniwan ni Carlo sa bahay.
Noong time na yun kasi Kuya Bono ay pauwi na si Carlos sa Benguet. Wala na kasi kaming project at gusto niyang magbakasyon muna at subukan muli ang pagsasaka. So yung kahon ni Vanessa ay iniligay ko sa kwartong iniwan ni Carlo. Nagdesisyon akong huwag nang paupahan ang kwartong yun dahil lang sa gamit na yun ni Vanessa na syempre hindi ko pwedeng iuwi sa bahay ni Alisa dahil baka maging issue pa. Kaya lang Kuya Bono ay hindi ako natahimik sa idea na nagbuntis si Vanessa nang ibig sabihin ay may anak ako sa kanya. May anak kami. Naghiwalay kami ni Vanessa Kuya Bono 2007. Pumasok siya sa kumbento at noon ding taon na yun syempre niya nalamang buntis siya. Nalaman ko ang tungkol doon 2022. Which means kung nanganak siya ng 2008, noong 2022 ay 14 anyos na ang anak namin. Napaluha ako sa ideyang yun Kuya Bono at ang dami kong tanong. Bakit hindi siya bumalik sa akin noong umalis siya ng kumbento? Nasaan na siya? Saan ko siya hahanapin? Hindi ko rin maitanggi Kuya Bono na ma-excite sa idea na may anak pa akong isa at iyon ay kasabay ng dasal na sana nga, sana nanganak si Vanessa at higit sa lahat, sana matagpuan ko sila. Oo Kuya Bono, nagdesisyon akong palihim siyang hanapin. Noon ay kinailangan ko rin ng tulong ng bunso kong kapatid na si Wilma na siyang maghahanap sa pamamagitan ng social media. Hindi ko kasi pwedeng gamitin ang mga gadgets ko sa paghahanap dahil nagagamit ni Alisa ang mga yon. Alam niya ang mga password ko. Pero inuna ko ang pagpunta sa laundry shop na dating pinagtatrabahuan ni Vanessa. Doon ko siya actually nakilala dahil malapit lang ang laundry shop na yon sa apartment na inuupahan ko noon sa Quezon City. Nagpakasal kami ni Vanessa Kuya Bono na si Tita Cheryl lang niyang nag-abroad na rin pagkatapos ng kasal namin ang tumayong magulang niya dahil uli lang lubos na si Vanessa. Alam kong taga Camarines Sur sila sa bayan ng Ragay pero wala na daw silang bahay doon kaya nga silang magtita noon ay tumira na lang ng Maynila. Noong panahong mag-abroad si Tita Cheryl ay Friendster pa lang yata ang social media platform at hindi ko alam kung may account siya. Mula noong mag-abroad siya at asawa ko na ang pamangkin niya ay nagsusulatan lang silang magtita. Oo, sulatan pa lang noon at sa pagkakaalala ko sa bagay na yun Kuya Bono ay lumabas ako ng bahay kahit gabi na. Na syempre ay ipinagtaka ni na Alisa at Allison. Nagdahilan na lang ako na may kakausapin lang akong kliyente sa isang bar pero ang totoo, umuwi ako sa bahay ko at binuksan ang kahon ni Vanessa. Laking tuwa ko Kuya Bono nung makita ko ang ilang sulat ni Tita Cheryl. 2004 at 2006 ang malinaw na petsang naaninag ko pa sa mga sobre. Kinuha ko lang ang return address at isasara ko na sana ang kahon nang makita ko ang drawing book ni Vanessa. Binuksan ko yon. Mga drawing ng bulaklak at paru-paro ang una kong nakita. Ngunit sa mga panghuling pahina ay drawing ng baby ang nakita ko. At sa pinakahuling page na may drawing ay halatang pinagbuti at pinaglaanan ni Vanessa ng mahabang panahon ang drawing ng isang baby na lalaki. At sa ilalim ng drawing ng baby boy na yon ay may nakasulat na pangalan, Isam. I-S-A-M, all capital letters at sa ilalim nito,
Nakapaloob sa close and open parenthesis ang Isaac Samuel. Nang ibig sabihin ay ang Isam ay pinagsamang Isaac Samuel. Pamilyar ang mga pangalang yun sa akin, Kuya Bono, dahil noong nangangarap pa lang siyang magkaanak kami, ay nasabi niya na sa akin na kapag lalaki ang panganay namin ay papangalanan niya itong Isaac or Samuel. Sa mga mapagbasa ng Bible, alam niyo siguro na sina Isaac at Samuel ay mga baby na ipinagdasal o hiniling ng mga magulang nila sa Diyos. Si Hannah, ang ina ni Samuel, ay umiyak sa altar upang bigyan siya ng anak. Si Isaac naman, isang 100 taon na si Abraham nung ipagdasal din nila ng kanyang asawang si Sarah na biyayaan sila ng anak. Naisip ko, Kuya Bono, na noong panahong giniguhit ni Vanessa ang baby na yon sa kanyang drawing book ay alam niya na lalaki ang pinagbubuntis niya. Muli akong napaluha, Kuya Bono, dahil gustong gusto kong magkaroon ng anak na lalaki. Nakokonsensya na rin ako noon kapag napapansin ni Alisa na natutulala ako or malalim ang iniisip ko. Nakakapagsinungaling na ako noon sa kanya dahil hindi ko pa rin masabi noon sa kanila ang tungkol kay Vanessa. Sarado na ang laundry shop na dating minamanage ni Vanessa. Naging tindahan na yon ng mga spare parts ng motor. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. 5 buwan ang dumaan, natapos na ang mga projects namin ni Carlo at wala nang sumunod. Nagpaalam siyang magbabakasyon muna sa Benguet, pero bago siya umalis ay inaya ko siya sa Camarines Sur, sa bayan ng Ragay na siyang birthplace ni Vanessa. Dala ko ang mga litrato ni Vanessa na kinuha ko sa kanyang lumang photo album. Nagtanong-tanong kami sa mga tao, lalo na sa mga nakapwesto sa matataong lugar gaya ng palengke at simbahan. At siyempre sa simbahan mismo, dahil alam ko kung gaano karelihiyosa si Vanessa. Pati sa pari at mga sakristan at ilan pang nagtatrabaho sa simbahan, Kuya Bono, ay nagtanong kami. Pero hindi nila kilala si Vanessa. 2 araw kami ni Carlos sa Ragay. Noong 3rd araw ay nagbalik na kami ng Maynila, na ramdam ko ang bigat sa dibdib ko dahil pakiramdam ko ay kulang ang 2 araw na paghahanap kay Vanessa. Mabigat sa loob ko kasi parang ramdam ko na naroon talaga si Vanessa. Hindi ko maipaliwanag noon, pero nararamdaman ko talaga na doon ko siya makikita. Nai-imagine ko, Kuya Bono, na isang araw ay papasok ako sa simbahong yun at makikita ko siyang nakaluhod at nagdadasal. Katabi ang aming anak. Pagbalik namin ni Carlo ng Maynila ay nagbiyahe na siya, paakyat ng Benguet, pero ako'y nagdesisyong babalik kahit nag-iisa na ako, babiyahe ako sa Camarines Sur. Kailangan ko lang tumiming at mag-isip ng magandang idadahilan sa asawa ko. Kaya lang, Kuya Bono, isang araw, buwan na ng December noon, 2022, ay
Si Alisa pa mismo ang nag-abot sa akin ng sulat mula sa bansang Lebanon, galing kay Tita Cheryl, tiyahin ni Vanessa. Ang sulat na yon ay sagot niya sa sulat ko. Noon ay hindi na ako nakapaglihim kay Alisa. Naikwento ko na sa kanya ang ikinagugulo ng isipan ko noon. Dahilan ng kung minsan ay pagkakatulala ko, malalim na pag-iisip at nakatingin sa malayo. Pero nung magkwento ako kay Alisa Kuya Bono ay hindi ko pa nababasa ang laman ng sulat ni Tita Cheryl. Nung mabasa ko yun, noon ko nakumpirma na tama ang kutob ko na nasa ragay si Vanessa at ang anak namin. Naikwento rin ni Tita Cheryl sa kanyang sulat na mahirap na mahirap ang buhay ng mag-ina ko at hindi niya sila gaanong natutulungan dahil mahirap lang din ang Lebanese na napangasawa niya at marami pa silang anak. Ayon pa kay Tita Cheryl, madalas ay naglalabada lang daw at naglalako ng gulay si Vanessa para mabuhay silang mag-ina. Hindi ko napigilan ang luha ko noon habang binabasa ang sulat na yon at nakita ni Alisa ang pag-agos ng luha ko kahit na mabilis pa itong hinagod ng palad ko. Sorry, mahal. Sabi ko noon kay Alisa. Hindi siya sumagot pero malambot ang ekspresyon ng mukha niya. Alam kong hindi siya galit pero sure ako na may iniisip na rin siya. Malamang naghahanda na siya sa pwedeng mangyari sa aming relasyon kasi may anak pala ako sa aking unang asawa. Gusto sana ni Alisa ang sumama sa akin sa Camarines noon pero maliit pa si Aldina ang aming bunso. Si Kuya Val na dati kong purchaser sa construction ang isinama ko. Mabilis ang naging biyahe namin dahil mahusay ding driver si Kuya Val na siyang kahadili ko sa pagmamaneho. Parang dumagundong ang dibdib ko nung matuntun namin sa wakas ang barangay na kinararoonan ni Vanessa. Maliit ang bahay nila. Mas maluwang pa ang kwarto namin ni Alisa kesa sa buong bahay ni Vanessa. Siniguro ko yun sa batang pinagtanungan ko na siyang nagturo ng bahay na nasa harapan ko noon. Tapos sumigaw ang bata. Isam! Isam! May naghahanap sa mama mo! Bumukas ang pintong yari sa lawanit at iniluwal nito ang isang binatilyong, siyempre pogi. Pero hindi ko natitigan ng matagal dahil nahilam ng luha ang mata ko dahil kahit pogi siya, maputi ay luma at may mga butas ang damit niya. Bakit po? Tanong niya sa amin. Tumingin sa akin si Kuya Val bago sumagot kasi alam niyang pupugak ang boses ko kapag nagsalita ako dahil sa pigil na pag-iyak. Toy, nasaan ang mama mo? Tanong ni Kuya Val kay Isam. Naglabada po kila Ma'am Esther. Sino po ba kayo? Tanong ni Isam na sa akin nakatitig. Diretso ang mga mata niya sa mukha ko na parabang kinikilala niya ako hanggang sa bigla na lang din siyang umiyak pero agad ding isinara ang pinto. Noon ay lumapit kami ni Kuya Val sa pinto. Kinatok ni Kuya Val pero hindi pala nakalak. Kusa itong bumukas at nakita ko si Isam na nakasalampak sa sahig kasi nga wala silang mga upuan. Nalatagan lang ang sahig ng luma ng linoleum. At si Isam, hawak niya ang isang litrato. Litrato namin ng kanyang inang si Vanessa.
Ayaw niyang tumingin o lumingon man lang sa akin, kaya lumapit na ako sa kanya. Sumalampak din ako sa tabi niya at ang sabi ko, "Anak, ako ang tatay mo." Hindi niya ako sinagot, Kuya Bono, pero bigla siyang yumakap sa akin. Ang sarap ng yakap na yun, Kuya Bono, yung pakiramdam na kumpletong ama ka na dahil may pagpapamanahan ka na ng pangalan at lahi mo. Nagpaalam si Isam noon upang sunduin ang mama niya. Si Vanessa naman nung dumating, hiyang-hiya pa noon na parang ibang tao ang nadatnan niya sa bahay niya. Bahagyang basa ang damit niya at talagang wala siya noon sa ayos. Panay pa ang hingi niya sa amin ng dispensa dahil dampa lang daw ang bahay niya. Pinakuha ko kay Kuya Val sa sasakyan ng kahon ni Vanessa. Hindi raw niya sinasadyang iwanan ang kahon na yon sa kanilang kwarto noon sa kumbento. Nakalimutan daw talaga niya kung saan niya iyon tinago. Sinagot niya ang tanong ko, "Bakit hindi ka bumalik sa akin nung umalis ka ng kumbento?" Nakakangalit ang kanyang sagot, Kuya Bono. Takot daw siyang masumbatan ko kapag nagsilang siya ng isang batang may depekto. "Bakit may depekto?" tanong ko. Ikinuwento niya, Kuya Bono, na pinilit daw siya ng mga kasamahan niyang madre sa kumbento na ilaglag niya ang bata. Pinainom siya ng kung ano-anong gamot at ang takot niya ay baka naapektuhan na ang sanggol sa sinapupunan niya na kapag isinilang niya ay ikakadismaya ko lang. Napatitig pa ulit ako sa mukha at buong katawan ni Isam nung sandaling yon at wala akong nakitang diferensya. "Wala namang diferensya, Vanessa. Ayan nga, kasing pogi ko nung bata ko. Bakit hindi kayo nagpunta sa akin o sumulat man lang sa akin?" "Nagpunta kami, Wilden, nung makaipon na ako ng perang pamasahe namin. Mahirap ang buhay dito. Kahit gusto kong magpakita kami sa'yo, wala kaming pamasahe. Pero last year, lumuwas kaming mag-ina. Iba na ang nakatira sa bahay mo at ang sabi pa nila, nakatira ka na daw sa bahay ng asawa mo. May asawa ka na, Wilden, kaya bakit pa kami magpapakita sa'yo? Para ano? Para guluhin kayo? Kaya sabi ko dito kay Isam, kayanin na lang namin mag-ina ang buhay dito. Magtitiis na lang kami. Magdadamayan sa buhay na meron kami." November 2023 noong mag-flight ako papunta dito sa Doha, Qatar. Sobrang bilis ng proseso dahil napaka-in-demand ng mga civil engineers dito noon. Ang dami kasing infrastructure projects dito ngayon. Talagang gusto makipagsabayan ng Qatar sa iba pang Middle East countries ngayon. Dalawa ang pamilya ko, Kuya Bono, kaya't kailangan kong magsipag, magtiyaga, magsakripisyo. Hindi na kami ni Vanessa. Wala na kaming romantic relationship, pero kargo ko silang mag-ina kasi ayokong maghirap ulit sila. Si Alisa pa rin ang mahal kong asawa na naging bukas noon sa option na
kung pipiliin ko raw si Vanessa ay magpaparaya siya. Mahal ko siya, sila ng mga anak ko, kaya kahit pa siguro magkagyera na ay ihaharang ko ang katawan ko para proteksyonan sila. Maligaya pa rin ako at sobrang inspired sa lahat ng ginagawa ko ngayon dito para sa kanila. Pinagbubuti ko rin ang trabaho ko bilang professional civil engineer dahil ayaw kong pumalpak. Kagaya ng palpak na diagnosis ng doktor noon na nagsabing hindi na magkakaanak si Vanessa. Sa totoo lang, Kuya Bono, nanggigigil ako kapag naalala ko ang doktor na yon. Binalak ko pa nga siyang balikan noon eh. Pero hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Pero panawagan sa mga kagaya niya, gawin niyo namang maayos ang trabaho niyo dahil may mga buhay na naaapektuhan sa kapalpakan niyo. Anyway, hanggang dito na lang, Kuya Bono, at pasensya na kung medyo magulo ngayon ang aking pagkukwento dahil isinisingit-singit ko lang kapag may free time ako. Muling nagpapasalamat, Wilden. Muli, Wilden, maraming salamat. Kasi ang dami ng pasasalamat ko din nung unang nagpadala ka ng iyong kwento dito sa ating programa dito sa YouTube. Thank you so much. At tama ka, maganda nga yung buhay na hindi predictable ang kwento mo. Hindi kagaya ka mo nung mga pelikulang alam mo na yung ending. At hindi nga lang okay doon ay apektado yung mga taong mahal mo. Gayunpaman ay saludo ako sa iyo sapagkat sa huling sandali or for the second time around ay nanindigan ka. But kay Vanessa, hindi mo sinasadya, hindi ba? But still, kahanga-hanga ka. Mabuti ka talagang tao, kahugot na Wilden. And again, thank you so much. You deserve more blessings. Thank you ulit. Yun na lang ang masasabi ko sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Maraming kabilib-bilib sa iyong nabahagi ng iyong kwento at yung mga kahugot na lang natin ang mag-mention nun sa kanilang comment. Okay? At samantala sa ating mga shoutout muna sapagkat napakainit, mga kahugot. Shoutout mula sa Facebook. Lilibet Balintan Sabado says, pa-shout kay Bono, always nakaabang sa mga bagong kwento. And Mali, pa-shout kay Bono, always a banners here. Shoutout to you, Mali. Juveline Medina, shoutout to you. Chris May Tamayo, shoutout to you. Yes, sabi naman ni Angela Ligayo ng Saudi Arabia, shoutout to you. Lynn Antonio Tulosa, pa-shoutout po, Abangar Sir in Hong Kong, God bless you too, Lynn. Carol Tumpalan Batugal, shoutout to you. Maricel Tamayo Becerra, shoutout to you. Ganun din kay Base ba ito? Shout out to kids ko, Von Gary and Von Garvey, always banger and listening here in Kuwait. From Bicol, Vassal pala. Vassal at Vassal. Rema Jane Tuzon Lagundi, shout out to you. Diyan sa Lasam Cagayan and to Jinky as well. Shout out to you, Ani Solano Tubias, shout out to you. Shout out po sa pinakamamahal kong asawa na si Lester Duque. Happy 10th Mansuri Lakay. Take care always, love lots. Bakit mo nga naungit, Jess of Ilagan City, Isabella. Agyaman ko yung mga o Jay Storycon nga'y apay awan pay. Jess, kapag matagal mo nang nasend at wala pa, siguradong may problema. At mag-follow up ka sa email, okay, para ma-review ulit. Irene Castro Potension RM o Potension RM. Pasyarad ko yung mga sa banger here in Saudi Arabia. Asawa ko si Ronel Miguel at dalawa ko anak na sina Joy Dominic. Love ko kayo. Love ko yung mama and papa from Bicol, Peñablanca, Family Miguel. Shout out po sa inyo, mga taga Bicol. I've been there. Thank you, Kuya Bono, pa shout out at sa friend kong si Kate at ading kong Jackson. Listener mo kami mula dito sa Canada, proud Ilocano from Isabela. Asel Ginga Padre. Salamat, Kailian. Daisy Bell Machas Rivera, pa shout out Kuya Bono here in Oman from Rojas, Isabela.
Leslie Arturo de Sanchez, pasyad ko iporo sa friend ko dyan sa Davao na may-ari ng Lady Boss Buku House at sa family ko dyan sa Davao. Ingat po palagi kayo. Leslie Arturo de Sanchez. Maribeth says, kumusta po ang lahat? Pasyarot po sa family ko dyan sa Cagayan. Balangi and Alejandro family abangers here in Kuwait. Thank you, Maribeth. Mylene Contapay Zinampan. A shoutout po from Solana Cagayan, always a banger here in Qatar. Baka nandyan si Wilden na magkita kayo, Mylene. Jeric, pasyad ko yung parang from Uma, Lubuag at Galinga, always a banger here and listening here in Porac, Pampanga. That's a lot, Jeric. Ancheta Navarro, Jenny, pasyad ko yung parang always a banger of OFW here in Taiwan from Cagayan City, Isabela. Jenny. Marlon Cara Romero, pa-shoutout man met ko yang dito'y Balasio Taaw, kaya sa Itabu, kaya't ko lang i-congratulate aja anak ko nga ni Margo Gia Obidosa Romero, dita rang ayan ilangan Isabella, mahal na mahal ka ni Daddy, it's me Marlon Cara Romero dito'y Tabuk, Saudi Arabia. Sabi naman ni Zoyong, shout ko ipo na sa pinsan ko, Jari Gen na nasa Saudi. May papakinggan na naman tayo, Teye. Hey, liw-liwati OFW. Sana ako din makapag-share. Hintayin namin at ayusin mo lang para tiyak na mabasa, Zoyong. Servando Veneracion, shoutout dito sa Poland. God bless you more. Kahugot na Servando Veneracion. An Ignacio of Sampaloc, Kabatuan Isabela, shoutout to you. Melanie Castro, excited much sa part 2. Kuya Bono, always listening here in Montalban, Rizal. Cristel Iteng Sibalu Kasea, shoutout to you. Shoutout po sa lahat ng mga OFW na lumalaban sa pangungulila sa pamilya from the Mom Saudi Arabia, Haida ng San Guillermo, Isabela. God bless you too, Zaida. Tama ba, Zaida? Haida pala. Haida. Emeline Edica Villoria naman, shoutout always listening here in Riyadh, Shukran. Pa-shoutout ko yung always listening here since CLS ka pa. A Korean character, hindi ko mabasa. Shoutout sa'yo, kahugot. Kat Irine, pa-shoutout ko yung listening here in Israel with Boomies. Irina ba yan o Irina? Iyang-iyang, pa-shoutout naman po kayo yung especially Delphine and Pascual family. Iti Alfonso Lista Ifugao, iyang-iyang, shoutout to you. Clarence Kumait Gateb, shoutout to you. Cheryl Cusipag Bangayan Pasinos, shoutout to you. And Criel of Lasam, shoutout to you. Ganoon din kay Ray Rivera Dagdag of Santiago City. Marcel G. Mesana, Kairi Pilmac. Desi Manawit Antonio, shoutout po dito sa Ambagyo Nueva Vizcaya na laging nag-aabang ng bagong upload. Maraming salamat, Desi. Peter Jan Castillo Vinarao, shoutout to you. Jake Leones Cusipag, Juliet Agbayani Tiga ng Lasam Cagayan. Waiting, sabi naman ni Daisy. Ligutan, Sertak Yanar. Ayun, mahirap basahin, binabaliktad yata. A listener po ako sa CLS. As of now, andito po ako sa Hong Kong, pero taga Lagum Mangga, Peña Blanca, Cagayan po ako. Ligutan. San Agustin Adviento, shout out sa mga boarders namin dito sa Tan, sa Tugigraw na sina Ezra, Erica, Janica, Joanna, JM, JP, Jam, Randolph, at sa mahal kong dalawang lalaki sa buhay ko, Ryan Scott and Dom Brian Scott, I love you too. Mga nakakarinig sa mga kwento na binabasa mo Kuya Bono dahil narinig hanggang sa kabilang bahay kapag inon na radyo namin. Thank you, San Agustin Adviento. Fausto Yap Ingel, shout out to you. Pa-shoutout man kanya ka listener mo nga FBI nga kaslamet ken ni Wilden nga FBI mate. Ken natay pa'y may isa nga nagsurat, DJ SIT, FBI matlang babae, si, naku, ito na, Kala. Moises de la Cruz, shoutout kay Ma'am Ella Corcuera. Ray Rivera Dagdag, shoutout to you. Jay Paul Andres, shoutout to you. Ganun din kay Kevin Jewel Sulio Valdez.
Parto ng Laga Flex, waiting ko yung Maro. Salamat pa, shout out na rin. Asan ba yung may last one eh? Last one na talaga. Nawala pa. Basahin na natin. Hanapin natin yung last one. Kenji El Vicente Pascua Duca, abangan, sabi. Tama na, okay. Nabasa natin lahat ng shoutout dito sa Facebook. Next time naman ay sa YouTube tayo mag-shoutout. Shoutout din sa nagpahiram sa akin ng kanyang cellphone, si Justine Linde ng Buljok. Thank you. At again, kahugot na Wilden, thank you so much. God bless you more. At sana kung magkaroon man ng pagkakataong makapag-part 3 ka pa, ay hihintayin namin. Ganun din sa inyong lahat mga kahugot na sumubaybay sa kwentong ito ni Wilden. Maraming salamat. Stay healthy, kahugot. Stay safe, and God bless us all.